How to start in Photoshop. Sa video na ito, tuturuan ko kayo paano magsimula sa Photoshop. Ako nga pala si Don Almario ng Disenyo TV. 10 taon ng graphic designer at lahat ng experience ko na yon at mga natutunan ko, gusto kong i-share sa inyo. Kaya kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please click the subscribe button at pati yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Magsisimula na tayo sa pagbabalik ng Disenyo TV. Okay guys, welcome to my channel, Nax English, Yumi English. Okay ka Disenyo, ngayon sisimulan natin ang how to start in Photoshop. So, ayan, nasa desktop tayo. And, hahanapin natin si Photoshop. My Photoshop is located dito. Double-click na natin siya. And then, start up na siya. My Photoshop version is CS4 Extended. Ayan. Ito ang gagamitin natin Photoshop for today's video. So, ayan, nagbukas na ang ating Photoshop. Ang tawag dito ang interface. Ito ang interface ng Photoshop. Dito tayo gagawa. Dito tayo magle-layout. Kung mapapansin nyo, itong nasa taas na to, ang tawag dito is menu bar. Sa baba niya, ito ang option bar. At dito naman, sa mga to, ito ang mga toolbox. Dito tayo huhugot ng mga gagamitin natin. So, hindi to tao, nahuhugutin mo lang para gamitin mo. Hindi. Tools to para gamitin sa iyong artwork. Sa paggawa ng layout. Dito naman sa kabila, ito ang mga palette. Ito ang layer palette. Dito mo makikita yung mga bagay na ginagawa mo sa Photoshop. Punta tayo dito sa file, new, at lalabas ang dialog box ni Photoshop. Tatanungin nga kung anong size. At yun ang resolution. So, naka-ready ko. Naka-standby ko dito is A4. So, ito muna gagamitin natin for the sake sa tutorial. Tutorial. Kink! Okay natin. Lalabas ang white na document na to. O, ito yung ating canvas. Dito tayo gagawa ng design o layout. Punta tayo dito sa tools. Simulan natin agad-agad. Move tool. So, from the word itself, obvious naman, move tool, move, minumove niya kung ano yung gusto mong i-move o yung iseselect mong move. Okay, so, gawa tayo ng isang layer. Gawin natin. Ayan. Gusto mong galawin o paggalawin tong bagay na to. Gagamitin mo si move tool. Click mo lang siya. And then, i-click mo yung napili mong subject o object para galaw, para igalaw. So, move natin siya dito. Punta dito, papunta doon, dito, dito, sa gitna. Ayan ang purpose niya. Alright. So, susunod natin is, dito sa kanya nasa baba, ang mga selection tools. So, pag dinapat mo siya dito, makikita mo naman yung kanyang pangalan. Elliptical Marquee Tool kasi yun ang nakaselect. So, right click lang natin siya kasi sa loob niyan, meron pang mga options. Not once, but twice. Yan. So, kadalasan ginagamit ko dito is Rectangular Marquee Tool and Elliptical Marquee Tool. So, unahin natin si Rectangular Marquee Tool or ito yung mga pa-square. So, selection tool, click natin siya. Ang gamit naman ito is kung ano lahat ng i-highlight mo, yun ang papasok sa selections mo. O siya yung may edit mo or siya yung malalagyan mo ng color, o matatanggal mo ang background. So, yun. So, subukan natin. Just click and grab pack. Ayan. Nakikita mo yung running lines na yan. Diyan yung selection mo. Ito yung pinili mong portion sa canvas na to. So, gagawin mo para magkaroon siya ng laman. This
Right click, then new layer. New layer means na magkakaroon siya ng buhay o magkakaroon siya ng isang layer para mapagtrabahuhan mo o doon ka gagawa o yun ang gagalaw mo. So, click mo lang yung new layers o new layer. Pag kini-click mo siya, just press OK. And then, makikita nyo dito, layer 2. So, ayun na siya. So, may selection ka na dyan. Ikaw na lang bahala kung anong gagawin mo. So, ngayon, for the meantime, lalagyan natin siya ng kulay. So, from here, lalagyan natin siya ng kulay. Mamaya, ituturo ko paano siya nalagyan ng kulay. So, ayan. Meron na siyang selection. Square na siya. And subukan naman natin yung isa, yung bilog. Yung elliptical marquee tool. Click lang natin siya. Ulit-ulit. Click and drag. Ayan. Right click. Then new layer. Then press OK. Ayan siya. Layer number 3. And then ganun ulit. Mamaya tuturo ko yung paano siya na-fill. Ayan. Meron ka ng mga shapes. And then sunod natin, natapos na tayo sa selection tool. Ang sunod natin is selection tools din to. So, ito naman, si lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool. Ito naman, ginagamit to for cutting some object or subject away from the background. So, tingnan natin si lasso tool. Try natin si lasso tool kung anong gamit niya. So, select natin si lasso tool. Again, right click, and lalabas yung mga options niya. Lasso tool. So, click lasso tool. Ganyan siya. Para medyo makita mo siya. Zoom in natin. Ayan. So, balik tayo kay lasso tool. Ayan siya. Oh, medyo magulo ang kamay ko. Ayan. Para ka lang susulat. Pero pag medyo magalaw ang kamay mo, medyo mahirap to. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Hindi ko na ipi-perfect ha. For the sake lang nito, kung ano yung gamit niya. Ayan, kakat natin siya. Para ka lang lang susulat. Okay. Ayan. Para ka lang nagsusulat. And pagdating sa dulo, yan na. And then, selection mo siya. Pwede mo siyang i-delete. Pwede mo siyang lagyan ng copy para mawala siya sa background. So, dalas ang ginagawa natin dyan is Ctrl-J. Ctrl-J para maalis sa background. Kita nyo, nawala na yung running lanes niya. Ibig sabihin niya, na-copy na siya o nagkaroon siya ng panibagong layer. I-hide natin yung background. Ayan siya. Ayan yung kinat natin sa kanya. So, hindi masyado malinis kasi malikot ang kamay ko. Ayan siya. Yun ang gamit ng lasso tool. Try natin si polygonal lasso tool. Ito naman, kanto. May kanto, ibig sabihin. May kanto siya. Right click, again, right click, then select. Ayan siya, polygonal. Ito naman, by kanto-kanto. Ayan siya. Click mo siya dyan. Click mo. Click mo, click mo. Hindi siya perfect circle, pero medyo okay gamitin to. Hindi masyado malikot. Ayan. Ayan na siya. Pububono. Alright. Ayan. So again, parang ganun din. Ctrl-J. Para magkaroon siya ng layer. I-hide natin si background para makita yung ginawa mo. Ayan siya. Para mawala yung background. Punta na tayo sa pangatlo. Kay magnetic tool. Or magnetic lasso tool. So, again, right click, then select. Ayan si magnetic. Si magnetic naman, ang kakaibahan niya sa dalawa is namamagnet siya doon sa mga color portion o may kulay na portion. Doon siya dumidikit. Kaya nga magnetic. Diba? Okay, try natin ha. Ito na. Click. Ayan siya. Pagka-click mo, na-apply niya doon sa may kulay. Away doon sa background. Ayan, medyo ilalapit lang natin siya. Ayan. Hop, hop.
pak, may selection tool ka ulit. Again, Ctrl J para magkaroon siya ng copy. Hide the background. Makikita mo ang iyong kinat. So, next na natin, Magic Wand Tool and Quick Selection Tool. So, try natin to. Ang gamit niya is, ganun din, selection tool, isa-select yung mga subject na gusto mong ialis sa background or gusto mong siya lang may edit mo. Ganun pa rin. So, try natin si Magic Wand Tool. Baka siya tinawag na Magic Wand. Pag kinilik ko ba ito, magiging pogi ako. Wish ko lang. Okay, ito, Magic Tool. Magic Wand Tool tayo. So, try natin sa background kung ano mangyayari. I-click natin siya dito sa labas. Ayan. Ayan. Click lang natin siya dyan. Pero, kailangan ito ng density. So, ayan yung makikita nyo. May adjustment naman yan dito. Tolerance 10. Nasa sa'yo kung ilan na tolerance na gagawin mo. In this part, gawin natin 20. Para medyo malaki yung sakop niya. Okay. Ayan. Ganun pa rin. Mapipili niya lang is yung kulay na malayo dun sa subject. So ayan, nagkaroon tayo ng selection tool. Selection dito. Ctrl J. Ayan, nawala yung ibang background. Ayan yung gamit ni Magic Wand Tool. Maganda to sa mga clean surface o clean background. I-click mo lang siya doon, makiklean na yung buong background na yun. Next natin is Crop Tool. Ano nga ba ang Crop Tool? Ang Crop Tool ay ito yung alam na natin lahat, pagka-crop. O ano ba sa Tagalog ang Crop Tool? Basta yun, Crop Tool. Kinakrop niya yung isang litrato na gugustuhin mo hanggang saan lang. Sa Facebook meron yan. So parang selection tool din siya. Ayan, next natin. So halimbawa, gusto ko is itong mukha lang na to. Siseselect ko siya. Click, drag. Magkikreate to ng isang square na gagaya nito. Adjustable naman to. Pwede mo siyang i-adjust. Ayan. Para maging proportion. Ayan. Then, select natin ng check na to. Check. Ayan, na-crop na siya. So, yun ang trabaho ni Crop Tool. Next natin is si Eyedropper or Eyedropper Tool. Right-click, maraming option dyan. So, ito lang bibigyan sa inyo. Basic natin is the Eyedropper Tool. So, click natin sa Eyedropper Tool. Ayan. Ito ang gamit nito is halimbawa, meron kayong gustong kulay or gustong gayahing kulay para hindi na kayo mahirapang maghanap, i-click mo lang siya sa bagay na gusto mong kulay and then yun na yung kulay na may a-apply mo doon sa ginagawa mo. Okay, gawa tayo ng example. Gagawa ako ng isang square dito or circle rather. Ayan. Gagawa natin ng layer to, new layer para may edit mo siya. Gusto natin siyang gawing kakulay nitong red na to. So gagamitin natin si Eyedropper Tool. Click. Then tapat natin sa color ng gusto natin. Then click. Pag na-click mo na, makikita mo yun nandito. Ito. Naging kakulay na niya. So ito yung redding color mo para gamitin. So Alt Backspace. Voila. Ayan na. Katulad ng color nito. Ayan na siya. Sana nagustuhan nyo ang first part video ng How to Start in Photoshop. Ayan guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, subscribe, and click the notification bell dyan sa gilid para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. So guys, kung may mga suggestions kayo or gusto nyong matutunan, just comment down below para gagawa natin ng tutorials yan. So paano guys? See you sa part 2!
Okay. Ayan. Kamusta kayo mga kadisenyo? Welcome sa part 2 ng How to Start in Photoshop. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, click nyo lang yung link sa description. Ako nga pala, si Don Almario. 10 years ng graphic designer. Yung experience ko na yon at mga natutunan ko, gusto kong i-share sa inyo. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, subscribe na and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. So paano guys? Simula na tayo! Okay, so nandito tayo ulit sa pagmumukha ko. Ayan, so pipili naman natin next tool is ito, yung Spot Healing Brush Tool. So ano nga bang gamit ito? Ito yung pag-edit sa mga portraits or sa mga mukha ng tao. Para kung may mga bagay na dapat ayusin, ito yung ginagamit. So Spot Healing Brush Tool, try natin siya. So ito, tamang-tama. Daming pekas. Ano ba to? Okay, so Spot Healing Tool. Click lang natin siya sa mga dapat nating tanggalin. Click lang natin siya. Wala, ayan, nawala. Ayan. Then yan. Ayan, nakita niya, nawawala siya. Ayan ang Spot Healing Tool. Ayan ang gamit niya. So, kadalasan ginagamit ito ng mga photographers kapag mag-i-edit sila ng face ng models nila or ng subject nila. And meron pa isang ganun din siya, healing brush tool. Pero ang kaibahan nito is pipili ka, magse-select ka ng portion dito na gagayain mo dun sa i-click mo. Halimbawa, ganito. Click mo siya dito. Kumbaga, ito yung tatanggalin mo. Click ka dito sa malinis na portion. Alt. Then click, then punta ka doon sa pagagalingin mo, then click, wala na siya, ganun ulit, select, click, and punta doon, click, oh, nawala siya, yan, yun ang isang, yun ang gamit ng healing brush tool, yung isa spot healing tool, so on the spot nawawala siya, ginagaya niya yung katabi niya, automatic. Then ito naman, next natin is patch tool. So, try natin to. Patch tool. Itong patch tool, pipili ka. Parang ganun din, pero may option ka kung gaano kalaki yung pipiliin mo. So, halimbawa, itong portion na to. Pipiliin ko to. Para siyang lasso tool. Ayan. Nakaselection na siya. Then, punta mo lang sa malinis na area. Punta mo siya doon. Sa malinis na yan. Then, release. Malinis na siya. And, sunod nating tools ay ito. Lapis. Or, mga brushes. Brush tools, pencil tools, color replacement tool. So, kadalasan ginagamit is brush and pencil tool. Kadalasan, brush. Subukan natin ng brush, brush tool. Ito yung kanyang portion ng brush, brush stroke. So dito, sa taas na to, makikita mo sa brush, sa tinatawag nating option bar, makikita mo yung selection dito kung gaano kalaki ng brushes. Nandiyan yung iba't ibang klaseng brushes. Sa susunod na tutorial natin, i-discuss natin yan. So select tayo, kunyari, itong gusto natin. Yan. Gawa ka lang ng layer. Oops. Gawa ka ng layer. New layer. Para magkaroon, sabi nga sa inyo, di ba dapat every transaction nyo or every work nyo, laging may layer. So, pag hindi kayo gumawa ng layer, yung kinatrabaho nyo na yun, ma-adapt or mapupunta sa background, hindi nyo siya ma-edit. So, kailangan nyo gumawa ng layer. So, punta tayo sa layer. New layer. And click new layer. Then, kayong bahala kung gusto nyo pangalanan na brush. Then select OK. Then ayun, nagkaroon siya ng layer. Doon ka nagagawa. Doon mo gagawin yung brush stroke.
Ayan yung brush. Gusto ko color blue. Ayan, color blue, color blue, color blue. Gusto ko naman ng color red. So, ganun ulit para magkaiba sila. Layer, new layer. Then, gagawin kong pangalan niya is red brush. Then, okay. Ayan siya, red. Ayan, ayan. Pwede mo siyang kulayan. Ayan, yung option niya. So, ayan yung brush tool. Yan naman is pencil tool next. Pencil tool. So, ganun din. So, create tayo ng layer. New layer. Pencil. Okay. So, meron na siyang layer. Pwede na tayo gumawa. Parang ganun din siya, parang brush. Pencil nga lang ang tawag. So, parang siyang din brush. Pero kadalas ang ginagamit siya ng mga pen tablet. Yan. Pwede siyang ilagay ng balahibo. Pwede ng bigote. Yan. Hindi, baboyin yung mukha ko. Okay, ganun siya. So, hide natin. Yun ang kanyang... Yun ang tools niya, yun ang gamit niya. So, next natin is clone stamp tool. So, ganito rin to. Pag-i-edit din to ng mukha. So, try natin clone stamp. Yan. So, select natin yung mukha. Right, adjust natin yung laki. Ganun siya. Ang clone stamp ay kailangan mo ulit maghanap ng portion na malinis. Then, i-stamp mo doon sa portion na gusto mong alisin. Like, for example, ito, itong malaki na to, tatanggalin ko siya. So, mag-click ako dito sa labas, sa malinis, Alt, then click, then punta ka dito, sa target mo, then click. Yun! Sana nagustuhan nyo itong part 2. Dito pa rin sa How to Start in Photoshop. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko at lalo na doon sa part 3. Kung may mga suggestions kayo at gusto nyong matutunan, please comment down below at gagawa natin ang tutorial yan. So, paano guys? See you sa part 3! Welcome sa part 3 ng How to Start in Photoshop. So, ito, nasa part 3 na tayo. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 2, nandyan yung link sa baba. I-click nyo lang yun para mapanood yung part 2. And also, yung part 1. So, ako nga pala si Don Almario ng Disenyo TV. 10 taon na akong graphic designer. Yung experience ko na yon at mga natutunan ko, gusto kong i-share sa inyo. So kung bago ka pala dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. So paano guys? Start na natin ang part 3! Okay? Next natin is Powder Stamp Tool. Usually naman, hindi ko ginagamit to. So, try natin. Pakita ko lang sa inyo for the sake of this tutorial. So, ang Pattern Stamp Tool ay bumibase siya sa pattern na nakaselect sa inyo. So, in my case, or dito, ito yung mga patterns na nakaselect dito. So, itatry natin tong pattern na to. Itatry natin yan, or ito. Then, usually, gawa ulit tayo ng layer. So, layer, new. Ayan, pattern. Always remember guys, ha? Always make a layer. So, ayan, may layer ulit tayo para sa pattern natin. Try natin ang pattern. Ang pattern niya, kiklik ko. Click, ayan yung pattern niya, nakikita nyo. Ayan, pattern niya. Click nyo lang siya, everywhere. And, ayan yung
nagagawa ng pattern tool. So ayan, parang nabuta sa mukha ako. Pero ayan. Diba? At least may layer siya. Pwede mo siyang tabura. O pwede mo siyang galawin gamit ang move tool. So mo siya pwedeng dalhin dito, sa mata. Ayan. Yun ang pattern stamp tool. So move on. Dito tayo sa eraser tool. Okay? So select natin itong eraser tool. Eraser tool. Ibig sabihin, mabubura. Mga bagay na pwede dapat burahin. Okay? So try natin ulit yung layer na ginawa natin. Itong brush, kanina, may layer tayo. So, buburay natin siya gamit ang eraser tool. So, buburay natin siya. Oops, sorry. Hindi ako naka... Dapat nakaselect ang brush kung doon ka magtatrabaho. O, yun ang buburay mo. Yan, nakaselect siya. So, hindi ako nakaselect. Kanina, nakaselect ako sa background. So, yung background na nabura. So, ito, siselect ko si brush. And then, buburay ko si brush. Ayan, nabubura na siya. So, kung gusto mo na malupit ang ano... Adjust mo yung opacity. 100% mo. Ayan. Bro, na siya. So, background eraser tool. So, galing sa word niyang background, buburahin niya ang background mo. Try natin, ha? Buburahin si background. Ayan. Buburo si background. Pero, matagal. Matagal burahin. Yun ang gamit ng background eraser tool. So next natin, magic eraser tool. So para siyang magic wand tool din na iseselect mo siya sa isang portion para ma-erase. So halimbawa dito, iseselect ko yung Nike na to para ma-erase. Select natin, na-erase siya. So select natin itong malaking white or dirty white space na to sa background. Select ko yan. Nabura siya. So, yung mga relative colors or yung mga malalapit na kulay doon sa selection na yun, yun ang mabubura pag ginamitan mo siya ng magic eraser tool. Alright, move on tayo sa next tool natin. Ito ang gradient tool and paint bucket tool. So, itong gradient tool na to is mapapansin nyo yung mga ibang design o yung mga ibang layouts, ibang colors. Meron siyang parang light to dark na kulay. Halimbawa, black to gray or gray to black. Kumbaga, yun yung mga malulupit. Hindi naman malulupit. Magagandang tingnan na kulay. So, subukan natin si gradient tool. Click natin si gradient tool. So, ganun ulit. Layer. New layer. Click. Gradient. Then, okay. So, nagkaroon siya ng ganyan, no? Yung mark na ganyan. Nakikita nyo yung mark na yan. So, from the point na to, sa end point, towards dito sa kabilang point, click, then drag sa kabila, then release. Yan, red to white. Pwede naman natin baguhin yan. Select tayo dito. Ito yung mga colors. Ito yung red portion niya. Ito yung white portion niya. So, click lang natin to si red. Makikita mo dito yung color. Click natin yan. Then, lalabas ang color dialog box. So, nasa sa atin kung anong kulay nila yung gagamitin natin. Kung gusto mo yung black, then okay. Then, sa white naman, kung gusto mong color is gray, select lang natin ang gray. Then, okay. After that, click mo lang si OK. And then, select mo lang to. Tulad ng ginawa natin kanina, from this point, click and drag to the other point. Then release. Yun. Yun na siya. Alright? So, yun ang gradient tool. So, hide natin si gradient tool. Punta naman tayo kay paint bucket tool. Kanina, di ba, sinabi sa inyo, tuturo ko sa inyo yung ginawa ko dito sa mga to. Kaya siya nagkakulay. So, dun siya galing sa color bucket tool. Yun ang magpapakulay. So, mag-select ulit tayo
select marquee, elliptical marquee tool. Select natin yan. Gamitin natin. So, click, drag. Click yung shift para proportion siya. Huwag kakalimutan yan. Then, release. Then, ulit ang new layer. Then, okay. May layer na siyang panibago. Then, punta ka sa color bucket tool. Then, click mo yung selection mo na to. Click mo siya sa loob. Yun. Yun ang kulay mo. Pwede mo siyang baguhin kung gusto mo. Click mo lang yan. Punta ka sa blue. Pili ka na ng magandang blue para sa'yo. Then, click. Okay. Click ka dito ulit sa selection. Then, click. Yun. Hanggat may selection ka, doon mo lang, hanggang doon lang yung color na ma-fill mo. So, move tayo sa next tool natin. Ang smudge tool. Alright, ayan. Smudge tool. Punta tayo dito sa background layer kasi dyan tayo nagmagawa. Smudge. Ito yung kadalasang ginagamit pag nagkakaroon siya ng painting effect tool. Ginagalaw niya yung texture ng isang bagay o ng subject mo. Halimbawa ito. I-smudge niya yan. Ayan o. Nakikita nyo? Ayan ang smudge tool. Minumove niya. Para siyang dinudot-dot at minumove. Ayan. Okay, so susunod natin is dodge tool, burn tool. Dodge tool is nilalighten yung color niya. Halimbawa itong part na to, depende sa exposure, gawin natin 30. Yung portion na yan, nilalighten niya. Mga dark areas, nilalighten niya. Burn tool. So, kung ito, dodge tool is nilalighten niya, then naman burn tool is sinusunog niya. Yung mga light portion, pinaiitim niya. Ayan. Burn tool. Okay, punta tayo dito naman, move on tayo sa pen tool. Ang kaibigan ng mga graphic designer. Pen tool. So, maraming option ang pen tool. Pero una muna natin i-discuss itong pen tool. Pero, pahapyaw lang ang pen tool. Magbibigay tayo ng different tutorial para sa pen tool itself. Kasi medyo best friend nga ito ng mga graphic designer. Ang pen tool. Kislik natin ng pen tool. Ayan ang kanyang icon. Nagawin mo siya. Pwede rin siyang gamitin pantanggal ng background or pag-select sa isang bagay na gusto mong i-select para tanggalin sa background. Click, then drag, hila, then select ulit dito, hila, select dito, hila, yan, parang ganun din yan. Yan, hindi ko na-perfect ulit for the sake of the tutorial lang. Yan, para ka lang ulit yung drawing. Yan. Select mo lang siya. Continuous mo lang dun sa kung ano yung siseselect mo. Kaya gagawa tayo ng tutorial specially for ano lang. For pen tool. So, yan. Malapit tayo. Then, endpoint. Click, makikita nyo yung bilog na yan pag tumama tayo sa endpoint. Ibig sabihin yan, tapos na tayo. Yan. Then, right click, make selection, then click. Ito yung feather radius kung gusto mo medyo hindi ganun katapang or hindi ganun kasolid ang cut sa edges niya. O, bigyan natin number 1. Then, okay. Magkakaroon siya ng selection. Running lines ulit. Then, tulad kanina, Ctrl J para makopy. Hide ang background. Ayan siya. Di ba? Medyo okay ang edges niya. Di ba? Sorry sa inyo eh. Alright. Move on tayo sa type tool. Ito, ginagamit
kung meron kang sasabihin sa layout mo. Ito yung communication tool, ika nga. So, select mo lang yan. Type tool. Then sa canvas mo, click. Lalabas yung starter kung saan ka magta-type. So, type ka lang. Type mo is Disenyo TV. Select all. Ito yung size ng font. 14. Ay, maliit. Gawin natin 60. Ayan. Ayan yung ginagamit for the type tool. So, pag naka-type tool ka, pwede mo siyang baguhin. Pwede mo siyang palitan ng color. Like ganito. Select mo lang siya all. Then, black. Ito yung mga proportion nila. Italic. Bold. Bold italic. And black. Dito, pipili ka ng mga font na gusto mo based sa design mo. Piliin natin to. Ayan. Palitan na ng color. Dito sa option bar, dito mo, pwede ka rin dito mamili ng color. O pwede rin dito. Sa may toolbox na to, sa baba. Piliin natin yung color. Piliin natin red. Pick natin red. Then, okay. Ayan na siya. Then, click this check button here. Click mo lang yan para mawala na yung highlight. Ayan, yung nagagawa ng type tool. Ayan mga katisenyo! Sana nagustuhan nyo yung video natin ng part 3. So, kung nagustuhan nyo yung video, i-like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Ngayon guys, papasok na ako. Siyempre, ganun talaga. OFW, kailangan pumasok. So, kung may mga suggestions kayo, comment down below. And standby at wait lang tayo sa ating part 4. Welcome mga kadisenyo! Dito sa bagong episode natin, ang topic natin for today is how to make VK effect in Photoshop. Ako nga pala si Don Almario ng Disenyo TV. So kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So paano guys? Simulan na natin! Okay guys, ito yung gagamitin nating subject para sa ating VK effect in Photoshop. So, tatanggalin natin siya sa background para mas magamit pa natin siya lalo. Okay, so, ang gagamitin ko pang tanggal is pen tool. Okay? So, tatanggalin ko muna siya guys. Babalik ako. Okay, ayan guys, tapos na natin siyang i-trace. So, ang gagawin natin is right click, make selection, just make it one para sa feather, and just hit OK. Nice selection na siya. Ihiwalay natin siya, so gagawa tayo ng isang layer, panibagong layer. So, Ctrl J to copy and make another layer. Okay, so i-hide natin to si background. Lagyan natin siya sa gitna. And then, gawa tayo na panibagong layer. So, layer, new layer. I-rename natin siya as background. And, okay.
Si background, ilagay natin siya sa first layer natin kanina. Sa ilalim niya. So, si first layer, i-rename natin siya as main. Okay? And then, si background, gawin natin siyang medyo magandang background. So, first gagawin natin is ipi-fill natin siya ng color white. Just control, Alt and backspace. Click natin to. Dapat naka-select sa background. Right-click, blending options. Then, punta tayo sa gradient overlay. Ayan, naging gradient siya. So, black to white. Okay. So, yung linear, gagawin natin, papalitan natin siya, gagawin natin siyang radial. Para pabilog siya. Okay? And then, click natin to para mabago natin yung color niya. So, si black, gagawin natin gray. Click lang tayo dito. Napili tayo ng color dito yung magandang gray. Pero medyo elegant ang dating. So, pagkapili natin, hit OK. And then, pagpapalit natin siya. Ito. Kasi, dapat si gray ang nasa labas. Nasa outer layer. And si white yung nasa inner layer. May pagpapalitan natin sila. Ayan, di ba? Para siyang may effect, glowing effect sa likod. So, ganyan. So, hit okay lang natin siya para ma-apply. Then, okay. Ayan na siya. Para siyang merong glowing light sa likod ng subject. Tagay natin itong effect. Then, si main. I-copy natin siya. Gawa tayong panibagong layer. So, ang gagawin natin is Ctrl-J ulit. Then, i-rename natin si main copy ng effect. Yan. Dalawa na yung subject natin. Si main tsaka si effect. Ayan. So, na-copy na natin si main at effect. Meron tayong dalawang layer. So, i-hide muna natin si effect. Then, select natin si main. And then, punta tayo sa filter. Select natin si liquify. Gagamitin natin dito is warp tool. Iwa-warp natin siya. Warp ko muna to guys. Okay, after nyo i-warp, just click OK. It will take time para ma-save siya. Ayan! Nagbalik tayo. Sorry! At medyo nasira yung software na ginagamit ko for screen recording. So, gumamit tayo ng panibagong screen recording. Pasensya na meron logo dito sa taas. Trial version lang to. So, for the sake of the tutorial, ituloy na natin kahit ibang screen recorder ang gamit ko. So, tuloy na natin guys! Alright! So, nasa effect na tayo. Effect layer. Yan, just click lang or select lang natin tong effect layer na to. Ayan. Matik siya, naglilipat siya. So, make sure lang guys na itong foreground natin is naka-color black and ang background natin is color white. Then, proceed tayo sa brush tool. Select tayo ng brush. So, this time, ito ang si-select yung brush. Ayan. So, puray lang natin yung gilid niya. Ayan. Ayan, kung satisfied na kayo, pwede nang kunin yung or i-select itong susunod na effect, itong susunod na layer natin, si main. Then make sure naka-select yung layer mask. And then, si-switch natin si color picker. Make sure si black is nasa background and si white is nasa foreground. So, ayan. Medyo lakihan natin itong brush. Okay. Yan na. Nakikita-kita nyo na ang effects. Nakikita nyo na ba ang effects?
Ayan pa. Okay. Move on tayo. So, para medyo magkaroon tayo ng texture sa ating effects, isa gagawa natin ng kukuha tayo ng isang image para maging texture nitong ating pinaka-subject. Yan. Dali natin siya sa ating project. Sa ibabaw. Yan. Zoom out. Narehan natin. I-fill natin siya sa pinakabuong canvas. So, itong image ito is from Google. Dinownload ko. Kinuha ko. For the sake lang ng video. Then, gagawin natin siyang overlay. Yan. Naka-overlay siya. So, nakita niyo yung texture. Gagawin natin is i-decrease natin ang opacity. Pwede masyadong grabe yung texture niya. At yung color. Let's make it 45. Okay. Medyo wala pa siyang contrast. So, lagyan natin siya ng contrast. So, kakopy natin itong buong layer na to. So, just click the Shift, Control, Alt, and E. Ayan. Yung panibagong layer siya. Yung buong layer niya. So, para siya magkaroon ng panibagong contrast, punta tayo sa filter, others, and high pass. Ayan. Adjust natin ang high pass depende sa kung anong klaseng diin para ma-achieve yung gusto natin. So, click natin yung OK. And dito, click natin yan. Then, punta tayo sa overlay. Medyo kung makikita niyo is madiin, bawasan niyo lang yung opacity niya. Lapit-lapit na tayo. Okay. So, kung medyo kulang pa, gawin natin medyo lagyan din ng ilaw. So, ganun ulit. Shift, Control, Alt, E. Panibagong layer siya. Punta tayo dito sa filter, render, and then lens flare. Ayan. Try natin. Alright. So, ayan na ang ating decay effect. Ayan guys, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang video nyo to, please like, subscribe, and click the notification bell para updated ko sa videos ko. So, ito yung decay effect natin. Ito yung resulta niya. So, kung meron kayong mga suggestions or gustong matutunan, just comment down below para gagawa natin ang tutorial yan. So, paano guys? See you in my next video! Welcome mga kadisenyo dito sa bago nating episode. Ang ituturo natin for today is how to combine two images creatively in Photoshop. So guys, ako nga pala si Don Almario ng Disenyo TV, 10 years ng graphic designer. Lahat ng experience ko at natutunan ko gusto kong i-share sa inyo. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. So guys, paano? Hindi ko na pagtatagalin to.
Simulan na natin agad-agad. Alright! Welcome ulit mga kadisenyo. Ito yung finished product natin, supposed to be. Ang ating two images combining in one here in Photoshop. So ipapakita ko sa inyo kung paano natin ginawa to. Ito yung background niya. Kukunin naman natin yung model natin dito. So different images siya. Ito yung background and ito yung babae. Okay? Simulan na natin, guys. Kunin natin si model, si swimmer. Ilagay natin siya dito. Ilagay natin siya dyan. Transform. Pagitin natin siya. Si background, double click lang. And then, okay. Yan, tinanggal natin yung lock. Kasi gagamitin natin siya mamaya. So, ito i-rename natin as Swimmer. Para alam natin kung ano yung edit natin. Okay. So, si Swimmer, ibaba natin ang opacity para makita natin yung nasa likod niya at ma-set up natin siya na maayos doon sa background. Okay. Control T para ma-transform. Sa inyo kung gaano kaliit siya. For me, it's okay na yan. So, titingnan nyo guys kung nasaan ba yung liwanag para at least realistic yung magagawa nating combining yung images. So, in this case, pansin ko para nandito yung liwanag sa part na to. So, just control T, right click, flip horizontal. Babalik na rin natin siya. Okay. Just click yan. Ayan. Balik na siya. Then, i-arrange natin ulit. Lagi natin sa gitna. Yung placement natin. Okay. Ito na konti. Okay. Kung okay ka na, satisfied ka sa position niya, ibalik mo na siya sa 100%. So, kailangan natin tanggalin si model sa background niya. So, gagamitin natin si Quick Selection Tool. I-quick selection na natin si model para mawala siya sa background niya. Kung gusto niyo ng precise ang cut, pwede niyong gamitin ng pen tool. Pero in this portion, in this particular tutorial, ito lang gagamitin ko. Siguro, enough na to. Okay? So, after nyo siya ma-select, i-click nyo lang to. Gagawa natin siya ng layer mask. Just add layer mask. Yan siya. Nawala na siya. Nawala na yung tubig sa likuran niya. So, ipili lang natin yung image, huwag yung mask. Medyo nakikita nyo yung puti na yan sa paligid niya. Medyo i-burn lang natin siya. Gamit tayo ng burn tool para ma-burn siya ng konti. So, ayan na siya. Click lang natin tong si mask. Make sure nakaklik si mask bago natin siya ilabas yung nakapalibot sa kanyang tubig kanina. So, make sure lang naka-white to. Naka-white siya. Then, naka-select to. Pili natin si brush. Okay. Pili natin ito. Ayan. Pakita na natin sa paligid niya. Ayan. Matubig. Okay. And then, pwede-pwede na, pero hindi pa pwede yan. So, gagawin natin is duplicate natin si Swimmer. Right click. And then, duplicate layer. Then, click. Pangalan natin siyang Swimmer Hard Light. Then, click OK.
Si Swimmer Hard Light, yung copy niya is ibaba natin sa ibaba ni Swimmer Layer. And then kaya siya naka-hard light, Swimmer Hard Light, kasi yung blending option niya is gagawin nating hard light. Take hard light, bang. Okay? And then just select si mask. And then balik tayo sa brush. And then i-brush natin 'to. Nakikita nyo medyo dark siya dun sa nakapalibot. Para at least may combination siya. Nakakombine siya doon sa surface ng ating project. Okay? And then para medyo talagang combine na combine siya. Just dito tayo sa opacity, bawasan natin, gawin natin 65. Yan. Combine na siya dyan. Okay. Ngayon, next natin is lalagyan natin ng konting cinematic light or fill ang ating project o ang ating composition. So, combine lang natin to. So, select the swimmer and the hard light and then control G para makreate yung group. And then, click natin to. Adjustment layer. Click. And then, select natin yung hue saturation. Click. And adjust natin. Make sure na si Cyan yung una nating click. And then, i-move natin si saturation. Ganyan. Negative 100. And then, click natin si blues. Ganun din. Negative 100 yung saturation. So, ayan siya. Makita niyo yung pagbabago sa color. Naging cinematic ang dating. Okay. Close natin yan. Natapos na tayo dito. Or, iliban muna natin ito. Iwan muna natin siya. Sunod natin si background natin. Medyo gawin natin malupit na depth of fields. Okay. Right click. And convert to smart object. Para ma-edit natin siya. Okay. Smart object. Make sure na kasi-select si layer 0. Punta tayo kay filter. Punta tayo kay blur. Gaussian blur. Click. And then set natin kung nasa sa inyo kung gaanong ka-blurred ang gusto nyo. So for me, okay na itong 3.6. And just hit okay. Yan. So nagkaroon siya ng mask dito. So ayoko naman nung masyadong blurred ang lahat. So kailangan meron tayong depth of fields na tawagin. Na blurred yung likuran, then yung nasa unahan mo is clear. So, select natin itong mask, si Smart Filter Mask. Select natin yan. And then, make sure naka-black sa foreground. And then, brush. Ayan. Kita niyo yung clearness. So, unahan, practice measuring depth of fields. Okay. And then, set up naman natin yung lighting. Yung feel ng lighting. Para talaga makita natin yung bagsak ng kulay sa subject natin. So, make sure, nakaselect si layer 0. Right click, blending options. Punta tayo dito kay Gradient Overlay. Click it. Ayan, naging gradient siya. So, ang angle, set natin sa 180. Linear. Ang style niya is linear. And then, ito yung ano niya, black to white. And ang blend mode niya, set natin sa soft light. Ayan. And then, ang kanya opacity, set natin sa 40. And then, pag naset nyo na lahat yung settings nya, click OK. Yan. Makita nyo yung difference. Click natin to.
Ayan. Nakita nyo yung light dito sa ganda rito. So, natapos yung background natin. Ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng artificial light na magpapa-lighten or parang may tinatanaw siyang kulay sa banda rito. So, gawa tayo nun. Click natin dito. And create layer tayo. Okay. Make sure naka-select tong layer na kinireate nyo. Then, punta tayo sa bucket tool. Color bucket. Then, fill lang natin siya ng color black. Fill natin siya. Ayan, black na siya. After that, punta tayo sa filter. And then, render. Lens flare. Click natin siya. Ayan yung lens niya. Lagyan natin siya sa gitna. Pipili natin dito is yung pangatlo. 105mm prime. Click natin yan. And nasa sa inyo na kung ganong tapang ang gagawin nyo. For me, okay na itong 84%. So, i-hit ko lang si okay. Ayan na siya. And then, medyo gusto ko blurry siya. So, balik ako dito sa filter. And then, blur. Gaussian blur. And then, okay na sa akin yung wait, adjust ko. Ayan, okay. Okay na sa akin yung 4.7%. Then, hit okay. Yes. And then, si layer 1 na to, na artificial ilaw natin, artificial light, punta tayo dito sa color mode. Blending option mo lang. And then, select natin si screen. Click the screen. Ayan na siya. Select it. And palaki natin siya. Control T. Para ma-transform natin. Ayan, lumalaki siya. Lagyan natin siya dito. So, nakikita nyo may flare. Ikot natin siya. Para umabot kay ano yung flare. Para realistic natin. Ayan siya. Okay. Okay guys. Ayan tayo. Nakapag-create na tayo ng artificial light. So, as of now, color white pa lang siya. So, lagyan natin ng kulay. Punta lang tayo ulit dito sa adjustment layer. Just click. And punta tayo sa hue saturation. Okay. Just make sure guys, itong hue saturation natin is naka-create clipping mask inside doon kay artificial light. Para pag nag-change tayo ng kulay, yung artificial light lang na yun, mag-change ng kulay. Hindi yung buong canvas natin. Okay? Just create clipping mask. Just click. Ayan. And then, polarize. Ayan. Then, punta lang tayo. Adjust lang natin kung base sa gusto nating color. Parang pa-sunset ang dating. Okay. Kung satisfied na kayo dyan, depende sa inyo kung anong klaseng kulay ang gusto nyo. For me, okay na yan. Shoot na yan. Mas naman konti. Okay. Just close nyo lang yan. Alright. So, malapit na tayong matapos para sa mga final touches natin. Adjust natin yung buong kulay niya. Okay? So, punta tayo ulit dito sa adjustment layer. Click and select the selective color. Ayan, mag-a-appear yan. So, punta tayo sa neutral. And then, itong C yan, gawin natin negative 5. And the yellow, gawin natin 4. Nakikita nyo yung difference. And then, punta tayo sa blacks. Yung black, adjust natin. Add tayo ng mga 5 lang. Ayan.
para yung mga shadows lumabas. Okay? And close. And for the final touches, adjust natin to si artificial light. Adjust natin ang kaunti. Pasok natin. Hit okay, kung satisfied. And ayan ang ating two image combined in one. Ayan! Thanks for watching, guys. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. So, paano? See you in my next video!